Yo, what's up guys? Magandang araw po sa ating lahat. Magandang gabi. Saan mong panig ng ating kinalalagyan? Mega love shoutout po sa ating lahat. Naway nasa mabuti tayong kalagayan. Tuloy lang. Stay safe po tayo. At bago ko kayo dalhin sa bago kong video, ay shoutout muna sa Batch 82 ng San Vicente Parochial High School. Mega love shoutout po sa inyo, Batch 82. San Vicente Parochial High School. Ayun. Tara guys, pakikita ko sa inyo ang aking short video. Kung kayo ay may problema sa mga tiles, lalo na sa mga sa kusina ang party, may paraan po. Napakasimple lang. Halika guys, tingnan niyo ang aking video. Yun, at ito nga yung sinasabi ko sa inyo ng tiles na napakahirap linisin. Ang kulay po niya ay kulay puti at hindi na siya makiskis. Hindi na matanggal yung pikas na yan na napakahirap. Nagkamali po ako ng bilin ng tiles. Ito ang ginamit kong tiles dito dahil pag nabasa siya, rough, hindi madulas. Ay nasa kusina po tayo kaya kumisa hindi maiwasan yung mga basa. Kaya ginamit ko ang ganitong tiles. Ang naging problema, after a week, yan na po ang naging resulta. Hindi malinis. Hindi matanggal yung pikas na yan. Kaya po, gagawa natin yan ng paraan. Kasi kung titibagin natin yan, ay sayang naman. Pero may paraan kung papaano natin maiisaayos yan. Gagamitan po natin yan ng panibagong kulay. A-applyan po natin ng epoxy paint na pang external flooring. Internal itong aking gagamitin na yun na pintura kasi yun na lang ang maging mabes madaling paraan kung paano ko maayos yan kasi nahihirapan lang maglinis, hindi talaga matanggal. Siguro kung laging tubig ang ipambabasa mo dyan, ipanlilinis mo yan, matatanggal, pero pag natuyo babalik din yun guys. Kaya abangan nyo at pipinturahan ko yan at gagamitan ko ng epoxy paint. Yun ang isang madaling paraan para hindi na tayo gumastos sa labor, sa material. Sayang naman kung babakbakin natin, pero may paraan. Lag-apply natin siya ng epoxy paint at para hindi na tayo gumastos ng malaki kaysa hindi na mahirapan ang paglilinis. Sa simpleng paraan, masosolve natin itong ating problemang ito sa ating maliit na kusina, guys. Ayun, at abangan nyo ang aking pag-makeover dito sa tiles na ito. Abangan po natin, guys. Yan, guys. Yan ang gagamitin nating epoxy coat. Yan ay para sa mga pangpidian sa lahat, interior, exterior, pwede yan. Sa tile, sa simento, pwede yan. Yan ang gagamitin. Yan ang hardener, itong malito hardener, at ito yung paint. Ayan guys, at tingnan nyo, at ating imimix. Ang paggagawa nito ay hindi natin maimix lahat. Kunti-kunti lang ang ating pagmimix guys. Ayan. Thank you.
kailangan ko ng plumber pa dahil nakakonek yung ano niyan, yung piping niyang washing machine, kaya hindi ko mapinturahan yung ilalim. Pero dudukutin ko na lang yung mga gilid na yan. Yun. At yan guys, natapos ang first coat. At pag natuyo yan, natuyo na, bukas pipinturahan naman natin. Abangan nyo po uli. At guys, ito na yung second coat. Ayan, pangalawang apply ng pintura yan. Kasi kagabi, pinintura yung first coat. At ngayon naman, itong second coat para medyo makapal siya. Yung kanyang pagkarap ng tiles ay matakloban, mapantay siya, malibil. Kaya obligado din natin itong i-second coat guys. Yan at makikita nyo. At pag natapos naman yan, na napinturahan uli ng second coat, huwag muna uli natin dadaanan yan. Mga 8 hours natin yan patuyuin. Madaling matuyo pero huwag nating daanan agad. Kasi kahit tuyo yan, yung ibabaw pero yung ilalim, medyo masama-sapa. Madaling matuyo itong epoxy paint. Napakadali. Kaya pabayaan natin siya. Mag-estima ano ng 8 hours mo lamang bago natin daanan guys. Ayun, at makikita ninyo ang kayarian niyan pagka natapos kong pinturahan na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at sana may nakuha kayong kaunting idea tungkol kung paano i-transform o ayusin ang mga tiles na hindi mo malinis, mahirap linisin, lalo na sa mga kitchen area, kung saan mga sa laundry. Sa laundry walang problema dahil nalilinis ang tubig, pero sa katulad itong kitchen na nasa loob ng bahay, alam naman lagi ka na lang magbaldiyo dyan. Yun, lagyan nyo po, applyan nyo ng epoxy. Dapat ang kulay nito ay kulay gray, pero wala pong available color doon sa binilhan namin. At ito na nga ang kayarian niya, maalwa na siya. At yan guys, at natapos na nga yung pintura, napakalwang linisin ngayon, punas-punas ka lang at wala na yun dun eh. Hindi katulad nung dati yung napakaitim ng tiles. Ayan guys, at sana kita nyo, sana may nakuha kayong kaunting idea kung paano i-transform ang tiles na ano, kailangan lang natin pinturahan ng epoxy, yung ganong klaseng tiles. At yun guys, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking short video na ito, ang tiles transformation. Sana meron nga kayong nakuhang kaunting idea kung paano gawan ang paraan na hindi na natin sisirain o hindi na natin i-chipping ang ating tiles. Ayan, at naalwa-naalwa na si Mrs. maglinis ng kanyang kusinang tiles. Hindi na nanggigitata sa ito. Yun, what's up, at maraming salamat pong muli. Shout out sa lahat ng nanood at sa mga magsusubscribe pa. Maraming salamat po. Shout out po sa ating lahat. God bless and good luck. Bye-bye.